sa kalaliman ng gabi. Nagising na lang itong si Liway sa hindi niya malamang kadahilanan. Agad siyang bumalikwas sa kanyang higaan at sumilip sa bintanang bahagyang nakabukas. May nararamdaman siyang umaaligid sa bahay nila. Agad siyang nagtungo sa kanilang sala at nagulat siya na naroon na at nakaupo sa sofa ang tatay niyang si Jello. Agad na unawaan ni Liway kung bakit ito naroon. Nauna na pala itong nagising sa kanya at nararamdaman din nito ang nararamdaman niya. Tay, sino sila? Sila pa rin ba yung mga nakaharap natin nakaraan sa tulay? Agad na tanong ni Liway. Hindi ko alam anak. Hindi ako nakakasiguro kung sino sila. Salubungin na natin sila tay. Matapang na wika ni Liway. Huwag muna Liway. Baka isa lamang yung patibong. Naisip naman ni Liway na baka tama rin ang tatay niya. Kaya naman bumalik na lang siya sa kanyang kwarto at muling sumilip sa kanyang bintana para iligid ang kanyang paningin sa labas ng kanilang bahay. Inaaninag niya ang kadiliman na bahagyang nasisinagan ng malamlam na liwanag mula sa iilang mga poste ng ilaw. Pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin sa kanya habang nakatitig siya sa karimlan. Hanggang sa mapansin niya ni Liway ang matang nagliliwanag, mabilis itong gumalaw at nagpalipat-lipat ng pwesto. Mabilis na bumalik si Liway sa sala at sa pagkakataong iyon ay naroon na at kasama na rin ng tatay niya ang kanyang nanay na si Berna. Tay, narito na po sila. Wika ni Liway. Agad namang napatayo si Chelo at mabilis namang pumasok si Berna sa kanilang kwarto para kumuha ng kunyel. Mabilis na lumundag ang magtatay sa bintana at agad na nagpalit ng kanyuan. Tinungo nila ang lugar kung saan nakita ni Liway ang mga matang nagliliwanag sa dilim. Pero wala na silang naabutan dito na kahit anong nilalang. Inikot na lang nila ang kanilang paningin para magma-check. Pareho nilang nararamdaman na nasa paligid pa ito. Liway, sa taas. Mahinang salita ni Chelo na ang ibig sabihin nito ay nasa taas ang hinahanap nila. Tama si Chelo dahil nasa ibabaw ng poste ang isang takod na nanlilisik ang mga mata at handa nang umatake. Nagpanggap silang magtatay na hindi nila napapansin ito at bahagya nila itong tinalikuran para magkaroon ito ng pagkakataon at nang makita nga ng takod na ito ang tamang tiyempo, agad nitong pinuntirya si Jello at sinugod. Pero ang matatalas na pangil nitong si Liway ay agad bumaon sa liig ng takot. Pangil ng galit na daligdigan. Halos ipagpag nito ang takot sa tindi ng galit nito habang kagat-kagat. Hindi bumitaw ang pagkakasakmal dito ni Liway hanggat hindi ito nawawalan ng buhay. Samantala, nakatayo lang at nakatitig itong si Jello sa gigil na gigil niyang anak. Nagulat siya sa nakita niya dito. Tila lalong lumabas ang pagiging mabangis na daligdigan nito mula nang bigyan niya ito ng laya na makasama niya sa pagsabak sa dilim. At bagaman nagugulat si Jello sa nakikita niya si anak, masaya na rin siya para dito dahil sa hangarin nito na makatulong sa kanya. Liway, tama na yan. Wala na siyang buhay. Yun na lang ang nawika ni Jello sa anak dahil sa patuloy nitong paglapa sa takod. Sa kabila, napatay na nga ito. Kinabukasan ay maagang nagising itong si Totep dahil excited ito sa pupuntahan nito. Ang pamilya Del Rios, ang pamilya ni Anton. At bagaman maaga siyang nagising, ay nagulat siya
na nasa hardin na ang kanyang ate Lena. Ongat maaga itong nagigising sa kanilang tatlo dahil ito ang palaging nauuna. Pero hindi ganun kaaga dahil hindi pa tuluyang sumisikat ang araw sa mga sandaling iyon. Agad lumapit si Totep sa kanyang ate at napansin ni Totep ang hawak nitong patay na puting paniki. Kinagulat iyon ni Totep at nakita niya sa mga mata ng kanyang ate ang pagiging seryoso at pag-aalala. "Ate, anong nangyari?" Agad na tanong ni Totep dahil alam niyang may hindi magandang nangyayari dahil nga sa nakita niya ring patay na paniki. Sinyalis iyon ng isang panganib na paparating. "Te, bakit? Ano bang nangyari?" Ulit pa ni Totep nang hindi siya makatanggap ng sagot sa kanyang ate. Pinakita ni Lena kay Totep ang paniki. Nakadilat pa ito pero wala nang ang buhay. Pero ang umagaw sa atensyon ni Totep ay ang tila marka sa katawan ng hayop. Mga albino o puting paniki ang mga utusan ni Lena. Nagagawa ni Lena ang mag-utos sa mga hayop. Madalas niyang gamitin ay ang mga lumilipad dahil mas madali niya itong napapapunta sa kahit saang lugar at mabilis ring nakakabalik kung nasaan siya. Agad nalaman ni Totep ang markang iyon. Lengguwahe ito ng mga barangan dahil naghatid pala ito ng mensahe para kay Liway. At matapos maihatid ng mga barangan ng mensahe gamit ang paniki, ay agad itong nalagutan ng hininga. "Mga duwag sila," galit na wika ni Totep. "Oh Totep, hindi talaga sila marunong lumaban ng patas. Hindi nila kailangan mangdamay ng mga inosente. Bakit hindi tayo ang harapin nila? Dahil nagbabanta kasi ang mga barangan na sa oras na makialam pa si Lena sa ginagawang pagtugis ng mga sagrada kay Chelo, ay papatayin ng mga ito ang ilang mga kanayo nila sa kolerat. Naroon kasi sa mga sandaling iyon ang ilang mga barangan na nagmula sa probinsya ng Iligan. Ito ang mga barangan na kamag-anakan din ng mga barangan na kasalukuyang nasa asyenda. Sa kolerat ay hinalughog ng mga ito ang dampa nila Lena at matapos ay sinunog ito. Malalakas ang mga barangang ito. Iyon kasi ang pinag-utos ni Simon. Kung si Nagelo ay maraming mga kasama at katuwang, kinakailangan din daw nilang gawin iyon ang magparami ng hukbo na mula sa iba't ibang dako ng kapuluan. Hinahanap talaga nila ang mga lahi ng dilim na ayaw sa pagiging hari ni Nagelo at ginagawa nilang kapanalig ang mga ito. Alam na mga sagradang hindi nila mapapabagsak sa Chelo kung sila lang. Kaya naman pinag-iigting nila ang pagpaparami ng mga kasama. Nakaramdam ng lungkot si Lena dahil kasamang nasunog sa kanilang dampa sa nayon ang lahat ng alaala ng kanilang tatay na si Mang Boljak. Hindi tuloy alam ni Lena ang magiging desisyon at patuloy na pinag-iisipan ang gagawing mga hakbang kung paano ba ito haharapin. Nag-aalala siya sa kanyang mga kanayon. Maging si Totep ay bahagya na ring natutulala. Inaalala niya ang mga kaibigan, mga kababata, at maging ang mga naging kasintahan niya sa kolerat. Natatakot siya para sa mga ito. Tuluyan na ngang lumiwanag at dito naman ay nagising na si Vincent. Magtitimpla siya ng kape sa kusina nang makita niya dito si Lena na nagluluto ng agahan. Pero agad niyang napansin ang malungkot nitong itsura. Naririnig naman ni Vincent ang pagbuhos ng tubig sa banyo. Sa tingin niya ay naliligo na itong si Totep dahil nga magtutungo ito kina Anton. "Lena, bakit malungkot ka yata?" Agad na tanong ni Vincent. Dahil nga napansin ito
na hindi maganda kilat siya ng mukha ng babae. Vincent, kailangan mong papuntahin ng mga kasama mamaya. May mahalaga tayong pag-uusapan. At sa winikang iyon ni Lena na tila may laman, ay agad na kutuban ni Vincent ang sitwasyon sa mga oras na iyon. Bakit, Lena? Anong problema? Muling tanong nito. Vincent, nadadagdagan ang ating mga kalaban. Parami na sila ng parami. Nasa kulirat ang ilan sa kanila at binantaan nila akong papatayin nila ang mga tao doon kung magpapatuloy akong tutulong kay Chelo. Nanganganib ang aming mga kanayon, Vincent. Natulala naman si Vincent sa winikang iyon ni Lena. Hindi talaga sila titigil hangga't hindi nila napapatay si Chelo. Wika naman ni Vincent na nakatitig lang sa dingding at nag-iisip na rin ng malalim. Oo, hindi talaga sila titigil. At kung ganito ang gusto nila, lusubin na lang natin ang asyenda. Sabat naman ni Totep, nakalalabas lang ng banyo sa mga sandaling iyon at nagpupunas ng tuwalya sa basang buhok nito. Hindi ganong kadali yon, Totep. Hindi natin alam kung anong naghihintay sa atin sa lugar na iyon. Tsaka may mga nakarating din sa akin na balita na pinapagana na rin ng mga sagrada ang kanilang pera para kontrolin at makuha ang simpatsya ng mga otoridad. Nagtayo na ng mga outpost ang mga militar sa lahat ng dadaanan papuntang asyenda para siguraduhin walang makakapasok dito at siguradong hindi tayo paniniwalaan ng mga sundalo kung sasabihin nating mga halimaw ang mga nakatira sa asyendang yan. Baka tayo pa ang hulihin pag nagkataon. Paliwanag ni Vincent. Napakatuso talaga ng mga sagradang yan. Umanda lang sila. Subukan lang nilang saktan ng mga taga-kulerat. Hindi ko sila mapapatawad. Hindi ko sila bibigyan ng pagkakataong mabuhay. Galit na wika ni Totep na animoy kaya niyang harapin ang lahat ng mga ito. Samantala, lingid kay Vincent at sa magkapatid na Selena at Totep ay alam na rin ni Delphine ng sitwasyon sa kulerat dahil sa mga barangan na naroon. Naibalita na pala agad sa kanya iyon ng Chong Ambit niya na naghahanda na rin kasama ang ilang mga telemadkon sa Samar para magtungo sa kulerat para harapin ng mga barangan. Mahalaga kay Mang Ambit ang kulerat dahil tahanan ito ng matalik niyang kaibigan na si Mang Bolchak, ang tatay ni Lalena. Kahit puti na ang buhok ni Mang Ambit na tinatawag na ring Tata Ambit sa mga sandaling iyon dahil sa katandaan nito, ay pangungunahan pa rin niya ang pagtungo sa kulerat at sa pagdugis sa mga barangang narito. Handa na siyang ialay ang huling hininga niya sa pagiging tilimadon, sa pagiging aswang hunter. At sa umaga ring iyon ay agad tumawid ng mga mensahe sa lahat ng mga aswang hunters at maging kay Chelo. Agad nalaman ng lahat ang nangyayaring sitwasyon. Nabanggit na rin ni Chelo na sinalakay din sila ng isang takod noong gabi lang. Kaya naman lalong nagpupuyos ang kanilang mga galit dahil hindi talaga sila tinitigilan ng puwersa na mula sa asyenda at mga sagrada. Nag-uusap naman ang mag-asawang si Tony at si Mildred patungkol sa nalaman nilang sitwasyon. Alam nilang hindi lang sa kulerat mamimirwisyo ang mga kapanalig ng asyenda dahil nakasisiguro silang sa ilang panahon lang ay makakarating din sa lungsod ang mga ito para dito maghasik ng lagim. Napatingin na lang tuloy sila sa kanilang mga anak na kasama nilang kumakain sa pagkainan. Gagawin nila ang lahat para ipagtanggol ang mga ito, ang mga tao, ang mga inosenteng buhay. Samantala, sa nayon ng kulerat, maaga pa lang sa isang bukid ay napansin na ng ilang mga magsasaka na napakadaming linta at mga daga sa kanilang pananim. Ikinagulat nila ang mga iyon
dahil hindi ito pangkaraniwang pangyayari. Dahil kahit kailan ay hindi dumami ng ganun karami ang mga linta at mga daga sa kanilang mga palayan. Alam nilang gawa ito ng isang kapangyarihan. Itim na kapangyarihan. Isa sa mga magsasaka ang tinangkang sumuong sa putik. Pero ikinagulat ng mga kasama nito ang biglang pamumuti ng paan nito. At nangiangat nila ito, agad itong nagsisigaw. Dahilan para agad nila itong iangat mula sa putik. At dito ay nakita nila ang daang-daang mga linta na kumapit sa paan nito. Mabuti na lamang at agad siyang nahatak ng iba pa niyang mga kasama. Dahil napansin din nila ang bugso ng mga dagang bukid na aatake rin sana sa lumusong na magsasaka. Bahagya silang napaatras lahat sa palayang iyon at mabilis nilang inalis ang mga linta sa paa ng kanilang kanayon. Nagkatinginan silang lahat dahil dito at dahil nakatitiyak sila na hindi nga pangkaraniwan ang pangyayaring iyon, agad silang nagtipon-tipon na magkakanayon upang pag-usapan ang nangyayari. Ang anak ni Mang Ambo na si Nestor ang namuno sa kanila. Mga kanayon, nalalagay tayo sa hindi malamang sitwasyon. Nasisira ang ating mga kabuhayan. At ang sitwasyong ito ay magdudulot ng pangamba para sa karamihan sa atin. Pero alam ko na alam nyo na hindi ito isang pangkaraniwang pangyayari lang. Nakatitiyak tayo na may gumagawa nito. Wala na si Elena dito sa nayon. Wala na tayong aasahan kundi ang mga sarili natin. Huwag tayong magpadalos-dalos at malalaman din natin ang sanhi ng lahat. Yun ang pasigaw na wika ni Nestor sa ilan sa kanyang mga kanayon. So ngayon ay tipirin natin ang ating mga palay sa bahay dahil wala tayong pagkukunin. At sa mga kalalakihan, edad 20 pataas, kailangan niyong sumama sa akin at magroronda tayo. Baka sakaling malaman natin ang dahilan ng mga ito. Walang alam si Lena at si Totep na agad nang pinahihirapan ng mga barangan ang mga taga-Kulerat. Hindi pa man siya nakakasagot sa mensahe ng mga ito. Isa pa, wala talagang balak sagutin ito ni Lena dahil hindi niya pwedeng hayaan lang si Cielo kung malalagay ito sa panganib. Inaalala lang niya ang kanyang mga kanayon dahil baka kung mapano ang mga ito. At iyon ang hinahanapan ni Lena ng paraan. At dahil nga sa mga nangyayaring kakaiba sa kanilang nayon, ay agad ngang nagronda ang mga taga-Kulerat. Hanggang sa magawi sila sa malapit sa dulong kakahuyan kung saan nakatirik ang bahay nila Lena. At ikinagulat nila ang kanilang nakita dahil halos abo na lang ito ng kanilang lapitan. Sinong may gawa nito? Yun ang natanong ni Nestor. Nestor, sa tingin ko, may mga gumagala na namang masamang nilalang dito sa ating nayon. Wika ng isa sa mga kasama sa pagronda. At sa winikang iyon ng lalaki, ay nakaramdam tuloy ng kilabot ang lahat. Kanya-kanyang bulungan ng mga ito dahil sa pangamba. Mga kasama, huwag tayong pangunahan ng takot. Yun ang wika ni Nestor. Pero Nestor, anong laban natin sa mga nilalang ng dilim? Mapapahamak tayong lahat. Hindi. Ibayan ninyo ang inyong mga loob. Hindi pa naman tayo nakatitiyak sa mga nangyayari. Iyon ang lakas loob na wika na Nestor para mabuhayan ang mga kasama. At nagulat silang lahat nang biglang magsipaggalawan ng mga puno at ng mga halaman sa kakahuyan. Kasabay ang malakas na paghihip ng hangin. Lahat sila ay nagsipagtumbahan at nagsipagtalsikan sa kung saan saan. At ilang saglit pa ay doon na lang kumalma ang lahat. Pagtayo ng ilan sa kanila ay agad nagsipagtakbuhan na ang mga ito
dahil sa takot. Maging sa Nestor ay nabalot ng ilakbot. Hindi nila alam kung anong nangyayari. Mga kasama, mabuti pa siguro. Lisanin na muna natin ang lugar na ito. Yun ang wika niya sa ilan niyang mga naiwan pang kasama. At mabilis din silang nagsipagtakbuhan. Hindi naman mawala sa isip ni Totep ang nagiging sitwasyon sa kanilang nayon habang binabagtas niya ang daan papunta sa bahay nila Anton. Tinititigan pa niya ang hawak niyang maliit na kapiraso ng papel kung saan nakasulat ang pangalan ni Milagros at ng anak nitong si Anton. Ibinigay sa kanya iyon ni Vincent. Yun daw ang hahanapin niya pagdating sa bahay. At bagaman ang papel na iyon ang hawak niya, ay iba naman ang tumatakbo sa kanyang isipan. Hanggang sa tuluyan na niyang alisin ang pagkakatitig sa papel na ito at sumilip naman siya sa bintana ng sinasakyang karag-karag na minibus. Hanggang sa makarinig siya ng isang boses, isang malumanay na boses ng babae na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Tumingin-tingin pa siya sa paligid o sa loob ng bus. Baka isa lang sa mga pasahero nito ang pinagmumulan ng mahinang salita o baka pinagtitripan siya. Pero wala siyang nakita. Pilit niyang iniintindi ang mga salitang iyon. Pero wala rin ni isa sa mga kataga ang kanyang nauunawaan. Nakaramdam tuloy si Totep na tila naririndi na siya sa boses na iyon. Kaya naman tinakpan niya ang kanyang tenga para hindi ito marinig. Mga ilang minuto rin na ganito ang ayos niya hanggang sa marahan niyang alisin ang pagkakatakip sa kanyang tenga. At laking gulat niya nang ang naririnig niyang tinig ay napalitan ng nakapanghihilakpot na boses. Nakakakilabot na ang kanyang naririnig. Ito na ang tamang oras. Kailangan mo nang sumama sa amin. Kailangan mo nang gawin ang iyong misyon. Yun ang mga narinig ni Totep. At doon ay napatulala na lang siya. Hanggang magulat na lang din siya nang tapikin siya ng konduktor ng bus. Uy boss, regalado na. Sabi mo ibababa ka sa regulado. Wika nito. Doon ay natauhan si Totep. Ah, regalado na ba to? Nawika na lang niya at agad ring bumaba sa bus. At nang makababa ay agad naman siyang nagtanong sa isang matandang lalaki na nagtitinda ng sigarilyo sa isang waiting shed. Tay, pwede mo magtanong? Asan po ba dito ang Villa del Rios? Ah, yun ba iho? Diyan sa kabilang kalsada. Turo ng matanda sa tapat lang mismo nila. Isang daan na papunta sa isang malaking bahay. Pagkatapos magpasalamat ay naglakad na itong si Totep at agad siyang nakarating sa gate ng bahay nila Anton. Magdo-doorbell sana siya. Pero napansin niya ang isang lalaki sa hardin na nagbabasa ng libro. Si Anton. Sir, magandang umaga po. Dito po ba nakatira si Anton del Rios? Tanong ni Totep. Ah, ako si Anton. Ikaw ba yung nag-a-apply na driver? Ako po sir, ako nga po. Sa narinig ay agad pinagbuksan ng gate ni Anton itong si Totep. Samantala, lunch break na nang magpakita si Sally kay Liway sa kanilang kumpanya. Unang beses iyong nangyari, kaya naman nagtaka itong si Liway. Oh, Sally, akala ko absent ka. Ngayon lang kita nakita. Wika ni Liway sa kanyang kaibigan. Ah, may urgent kasi sa delivery. Minadali ko lang yung paggawa ng resibo. Madami eh. I-deliver na kasi. Palusot na lang ni Sally. Pero sa totoo,
ay nakaramdam siyang bigla ng takot sa kaibigan sa natuklasan niya. Napansin ni Liway na halos hindi kumikibo itong si Sally habang kumakain sila. Anong nangyayari sa'yo, Sally? May lagnat ka ba? Nakakapanibago kaya ta. Wika ni Liway na medyo nangingisi pa. Alam mo, Liway, kaibigan kita eh. Mabait ka. Kaya napalapit ako sa'yo. Pero didiretsyahin na kita. O bakit, Sally? Ano yon? Liway, nakita ko ang lahat kahapon. Nakita kita sa restroom. Nangangatal na wika ni Sally. At sa narinig, ay agad pumasok sa isip ni Liway ang ginawa niyang pagpapalit ng anyo sa restroom. Dito ay bigla siyang natahimik at napayoko. Sundan, patatanggap ba ni Sally si Liway bilang kaibigan? Gayong nalaman na nito ang lihim ng dalaga. Anong misteryong tunog naman ang naririnig ni Totep? Kuni-kuni niya lang ba iyon? At anong magiging kapalaran ng mga taga-nagyon ng kulirat sa ilalim ng lagim na dulot ng mga barangan? Abangan sa susunod na episode ng Aswang Hunters.